Hello sa inyo mga ka-super kasari. Magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, dahil biglang pumasok to sa aking isipan, why not na i-share ko sa inyo, baka makatulong din. So lately kasi, or siguro ilang months na din, hindi na po ako namumroblema about sa mga pangungutang ng aking mga customer. Diba po dati, lagi akong stress, ganyan yung mga thumbnail ko, yung mga nasha-share ko sa inyo, stress ako sa mga mangungutang dito sa tindahan. Isa din siguro ito, itong ibablog ko sa inyo, na dahilan kung bakit medyo dumadami na ulit yung laman ng ating sari-sari store at nakabawi-bawi na po tayo dun sa mga pangyayari or problema na dumating po sa atin ngayong 2023. So, today is Tuesday, October 10, 2023. Gusto ko lang batiin yung aking alaga / anak na din na si Basha na happy birthday. Ayan, 4 years old na po siya mga kasari. At eto po, hindi na po ako mga kasari stress sa pagpapautang dito sa tindahan. Siguro dahil marunong na akong maghindi sa mga mangungutang ko noon na dati talagang abot ng abot ako kapag sila ay nangungutang. Hindi kasi ako, alam nyo guys, mano na tao. Kahit bisyo, alak, sigarilyo, kahit pabalik-balik, pinapautang ko na pinapautang dati. Para akong uto-uto noong panahon na yon. Kaya stress na stress ako. So problema ko din naman yon. Marami din naman nagko-comment. Nasa sa akin din naman daw yon. So eto, natuto na ang ate nyo. Kaya ayan, para sa akin din naman yung pleso na yon, 'di ba? Hindi na ako stress sa pangungutang ng mga customer ko dito. Although hindi pa rin po 'yan natin maiiwasan, syempre may tindahan tayo, hindi mawawala yung mga mangungutang sa ating kanya-kanyang mga tindahan. Ang mga pinapautang ko na lang po dito is yung mga good payer po, mga kasari. Yung mga nagbabayad weekly ganyan, pero hindi na po umaabot ng libo-libo yung utang. Kataas-taasan na ang 500 plus, ganyan, 100 plus, 200 plus, 300 plus, pero iilang tao lang po. Siguro yung mga nangungutang dito ay mga 5 tao lang, ganyan. Tapos, mga good payer din. Kaya hindi na din po ako nai-stress sa budget dito sa tindahan. At nakakatuwa nga po mga kasari, yung mga nakukuha ko kay GCash na mga pambayad sa mga dumadating na delivery, di ba po, nasha-share ko sa inyo, doon ako palagi nakakakuha kapag walang sales yung tindahan. Kasi sagad-sagad din yung sales eh. Maraming mga ahente na pumupunta dito, although di ba hindi na tayo nakakapamili sa manggahan. Dati panay-vlog ako na pupunta ako ng Genstar, ng Pure Gold, di ba, ganun lagi yung vlog ko. Hindi na po ako nakakapunta kasi meron naman akong mostly na, yung mga items dito, may mga ahente na ako. Kaya malaking tulong din po sa akin. May dumaan lang guys na tricycle. Yung mga ahente ko talaga na sa kanila ko na nakukuha yung mga produkto talaga na hinahanap ni customer. Mga ilan-ilan na lang na mga kailangan ko. Yung mga garbage bag, mga pangrepak-repak ko na mga ganyan, ng mantika, yung mga 3x10, 2x10, ganyan. Doon ko yun sa palengke. Paminsan-minsan naman, nakakapasyal pa rin naman tayo, pero hindi ko na nabablog kasi medyo ang bagal ko maglakad, ganyan. Baka masnatch pa yung cellphone natin. Kaya pinipili ko na lang na namnamin yung aking pamamalengke, tsaka pagpupure gold, ganyan. Kasi matagal ko yung hindi nagawa. Kaya hindi ko na nabablog. So, ayun nga guys, kaya medyo nakakaraos-raos na yung ating tindahan kasi nga hindi na tayo nagpapautang ng libo-libo. Tsaka sa mga good payer na lang po tayo. At maganda po yan dahil ngayon mga kasari, makakapag-stocks na po tayo ng makakapagdagdag na tayo kasi alam nyo naman ngayong December, mabili yung mga gatas, ganyan, yung mga EBAP, condensed, Nestle cream, tomato sauce, spaghetti sauce. Kailangan na nating mag-imba kahit pa konti-konti kasi ilang months na lang ay Pasko na. So, hanapin po yan sa ating sari-sari store. Pati kailangan natin ng budget na pang-stocks, ng alak, ng sigarilyo kasi yan talaga ang mabenta ngayong magpapasko. Andyan pa yung mga kaliwat-kanan na
Christmas party, ganyan. Sobrang daming mga nagka-Christmas party dyan sa mga events place malapit dito sa amin. May mga resort kasi na malapit dito. So, kailangan na talaga nating iwasan ng pagpapautang sa mga hindi good payer. At ayan, madali ko naman siyang na-handle kasi nga tinigasan ko yung loob ko. Hindi kasi parating bigay na lang tayo ng bigay, mga kasari, kasi tayo din yung may hirapan. Yan yung naging yan yung natutunan ko talaga sa kapwa ko kasari, na hindi parating ano, ito ang sinusunod. Kailangan sundin din natin yung utak natin kaysa sa puso. Kasi kung lagi tayong maaawa ng maaawa kay customer, walang mangyayari po talaga sa ating sari-sari store, sa ating business. Ayun po. Kaya malaking tulong din yung mga viewers ko, kasi lahat naman ng comment sa comment section sa mga vlogs na aking ina-upload ay binababasa ko po yan, mga kasari, lahat. Kaya ayan, ngayong darating na Biyernes, mag-o-order na tayo ng mga Nestle cream, ganyan, tomato sauce, tomato paste. Although meron naman ako ng mga items na yan, siguro dadagdagan na natin ng tagdadalawa. Tapos yung dating, yung condense ko, Alaska lang ang meron. Nagdagdag na ulit ako ng cowbell para medyo may mura-mura. Kasi medyo napapansin ko na medyo nabibili-bili na ulit yan, yung mga condense natin, yung mga evap na gatas, ayan. Daming lamok. Nakapatay ako ng isang malaking lamok. So, malamok na ngayon. Mag-ano kayo guys ng katol para hindi tayo kapitan ng baka tayo'y madengge pa. So, ingat-ingat lang po tayo always, mga kasari. So, ayun. Kaya nakakatulong sa pagro-rolling ng ating sales yung hindi natin pagpapautang. Kasi yung mga pumapasok sa atin na sales guys, ngayon ay medyo okay-okay. Hindi natin masyadong ramdam ngayon ng pagkatumal. Sana hindi mabate. Medyo mabenta ngayong araw na to at nung mga nakaraang araw. Thanks God. So, ayun po. Basta handle lang po natin ng maayos yung mga customer natin na mangungutang sa ating tindahan. Sabihan natin sila na hindi kayo nagpapautang na ng malaki kung hindi nyo masabi straight sa kanila na hindi na kayo magpapautang. So, yun namang stress ko dati guys sa pangungutang dito. Isang tao lang yun. Talagang umaabot ng libo-libo, tapos minsan paabutin pa ng 1 month. Ang hirap naman, di ba, kung wala naman tayong pang-abono. So, ayun, tiniis ko talaga na hindi siya pautangin. Kasi napapansin ko din naman, inuuto na ako eh. Alam niyo yun na kahit may pera siya, talagang pangungutang lang talaga ang habol niya dito sa aking tindahan. Kapag may pera naman siya, hindi naman siya dito bumibili. So, yun yung mahirap dun sa mangungutang na yun eh, sa customer natin na yun. Pero hindi na naman natin sila mapipilit kung saan naman nila gustong bumili, di ba? Hindi naman natin sila kailangang pilitin, di ba, na bumili sa atin. Choice naman nila yun. So, sana, bago sila bumili sa iba, magbayad muna sila ng utang, di ba, mga kasari? Para naman hindi masakit sa loob ng, ano, medyo maingay yung tambutso ng tricycle. Ayan. Diyan lang kasi yung paradahan nila. Kaya rinig na rinig. So, yun lang guys, ang masishare ko sa inyo. Parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Kasi hindi na nga ako masyadong stress sa about sa pagpapautang dito sa tindahan. So, naro-rolling na natin ng maayos yung sales na ang ating sari-sari store. Thanks God, lumalago-lago na ulit yung ating tindahan. Ayan, tingnan nyo naman mga kasari, di ba? Ayan yung ating delata and condiment section. Although may kulang-kulang na sa taas kasi medyo mabenta yung ating mga sardina. So, mag-o-order naman tayo. Today is Tuesday. After ng Wednesday, Thursday, mag-o-order na tayo ulit kay Pure Gold. Last, ano, Saturday, na-deliver yung order natin nung Friday. Medyo mabilis nitong nakaraang week na to. Medyo mabilis yung delivery ni Pure Gold. So, ayun. Thank you so much for watching, mga kasari. I hope nag-enjoy kayo dito sa aking video. Konting update lang naman to. Konting tips sa inyo. Kung kayo ay namumroblema sa pagpapautang sa inyong tindahan, nahihirapan kayong mag-no sa inyong mga customer kasi naiisip nyo, baka kapag hindi nyo pinautang ay
magalit sa inyo, huwag niyo pong iisipin 'yon mga kasari. Kung magalit man po sila, ay problema na nila 'yon. Huwag niyo isipin yung galit nila, ang isipin niyo po yung inyong negosyo kasi negosyo niyo po ang maaapektuhan. Yan na po yung naging perspective ko eh. Yung dapat hindi natin masyadong iaano yung iisipin ng ibang tao. 'Di ba po mga kasari? So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Narinig ko, isinara ni Jowa yung bintana kasi nga medyo malamok na parang hindi pumasok sa loob ng bahay. I hope, ayan, may natutunan kayo guys dito sa aking vlog. And, ayun, happy selling po sa inyong lahat and God bless po. Bye mga kasari!